na ngayon. I hope you guys are fine. Okay ba kayo dyan? Ramdam naman kayo kung okay kayo dyan. Galaw-galaw din kung may time. Now, couple of days, actually, isang buong buwan, we'll be experiencing yung quarantine natin. So, wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mag-isip ng kung anong-ano. Lahat ho halos ng bansa sa buong mundo ay dumadaan ito. And pag dumadaan ho sa ganitong sitwasyon, wag ho nating isipin na katapusan na ba ng mundo, darating na ba si Kristo, may mga tama naman na start ng bagong taon. Huwag po natin isipin yon. Sa katunayan po, hindi po isolated yung case natin. Ngayon, kung tatanungin po natin ang Biblia kung ano po yung nangyayari, eh, itong mga sinyal, naniniwala po ako itong mga sinyalis na to ay kasama. Kaya lang, itong mga sinyalis po ito, ang ibig sabihin lang yan, pasimula pa lang. And this is nothing new. Every generation nangyayari to. And every generation nagsusurvive po ang mankind. Ngayon, just give us a couple of minutes first habang hinihintay po natin yung ibang mga kasama natin na makapag-join po dun sa live feed natin. So, huwag po kayong mawawala, huwag na kayong bibitaw. We're just waiting for a few minutes. Hey, hi Ate Rose. Thank you for joining. O ngayon, nangihintayin na lang natin yung grupo po nila Kim dyan sa house church natin sa Grade 5. Medyo challenge lang. Okay. Ngayon, I apologize dun sa pagbitaw ng line. Siguro moving forward ang gagawin natin dito, may mga portion siguro ng broadcast natin na ire-record natin para lang ma-avoid natin yung ganitong scenario. Pero let's see what happens, okay? Now hopefully this time hindi to bumitaw. Now shall we begin? Panalangin ang Panginoon namin, Ama, kayo ang bayan namin sa kaaraw ng inyong sita. Panginoon, hindi po madali ang ganitong sesyon. Panginoon, awa, naway hayaan niyo po ang banal na sito, ang balaw sa aming kalagitnaan. At maitaas po ang Panginoon, we praise your name. We thank you. We honor you, Lord God. And I pray that you would let the Holy Spirit lead us and guide us as we study your word. Lord, comfort your people. In a time like this, O Lord God, we pray that by the mighty name of Jesus, O Lord God, we will feel your presence in the midst of all these troubles. We thank you, dear Father, in Jesus' mighty name. Amen. You know, I am very careful when dealing with this topic sa mga ganitong sitwasyon kasi may dalawang bagay akong gustong tandaan para karoon ng sitwasyon. Una, yung katanungan ba na bakit nangyayari ito sa buhay natin, especially as Christians? I'm talking to you, Christians, right now. Bakit nangyayari ito sa ating Christians? Hindi ba dapat hindi nangyayari ito kasi anak tayo ng Diyos? Well, that may sound very entitled. Tandaan po natin si Job, di ba? Napahirapan po yan. Marami siyang pinagdaanan, katulad ni Paul. Maraming pinagdaanan. Mga Kristiyano to, mga apostol to. So, anong attitude ba dapat meron tayo pag dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon? Dapat ba sinasabi natin na, Lord, hindi dapat ganito? Or do we have this expectation na isang panalangin lang
Dapat wala na yung problema? Ganun ba dapat? Maybe we need a better attitude when it comes to this thing. Maybe ang dapat nating ayusin ay yung pananaw natin. So kung hawak niyo po ang inyong mga Biblia, gusto ko pong buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ikalawang Chronicles kapitulo 7 versikulo 14. Babasahin ko po ito sa Ingles. Ang sabi rito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and will heal their land." Uulitin ko po. If my people, kung ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin, at hahanapin ako at tatalikod sa kanilang mga maling gawain, then ako ay makikinig sa kanila mula sa kalangitan at patatawarin ang kanilang kasalanan at gagamutin ang kanilang sangkalupaan. Manalangin tayo. Panginoon aming Ama, salamat po sa inyong salita. May maintindihan po namin ang inyong mensahe ngayong araw na to at naway maitaas po ang pangalan ni Jesu Cristo. Tunay nga po, Panginoon, tulungan po kami na maramdaman ang presensya sa aming buhay. Lalong-lalo na sa panahon ito. In Jesus' name we pray. Amen. Kung iintindihin po natin yung binasa natin kanina, ito po ay isang kondisyon. Ngayon, siguro bigyan natin ng balik-aral muna kung bakit nasabi ng Panginoon to. Ito po yung panahon na natapos na po ni Haring Solomon yung templo. At inaalay niya yung templo sa Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kung magpapadala man ako ng mga pestilence o ng peste o ng karamdaman sa inyong sa iyong kalupaan, sinasabi ko sa iyo na kung ang aking mga tao," so ibig sabihin, sinabi ng Panginoon na mananahan ako na kasama nyo, pero kung sakasakaling nagkasala kayo, padadalan ko kayo ng palo o padadalan ko kayo ng peste, padadalan ko kayo ng karamdaman, pero, so ibig sabihin, may kondisyon. Kung may ginawa ka, ito yung kondisyon. Ito yung sinasabi niyang kondisyon. Sinabi niya, kung ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, sasaliksikin ang aking presensya, at tatalikod sa kasalanan. Bago ibigay ng Panginoon yung healing, bago ibigay ng Panginoon yung kapatawaran, bago ibigay ng Panginoon yung hinihiling ng Israel na ikakapayapa o kagamutan sa kanilang lupain, kailangan munang gawin ng mga Israelita yung mga bagay na ito. So kung i-apply po natin yan sa ating panahon ngayon, siguro naman lahat tayo rito ay nananalangin. Tama po ba? Ang kinakausap po ng Panginoon dito ay yung kanyang mga anak, yung mga Kristiyano, yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung alam mo yung patutunguhan mo pag namatay ka ngayon at nagkaroon ka ng pagkakataon na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ang kinakausap niya ngayon. Alam ko na babagabag ka sa nangyayari ngayon sa kaligiran mo. At sinasabi mo, "Lord, bakit? Lord, ano tong nangyayaring to? Bakit ganito?" Huwag po nating isipin na exempted tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi po. Wala pong exempted dito. Kristiyano man o hindi, Muslim man o incheck, lahat tayo dadaan dito. Wala pong exempted. Ang kaibahan nga lang po, nangako ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwan. Nangako rin ang kasagutan ng Panginoon na tatanggalin niya itong mga bagay na ito. Kaya lang merong kondisyon. Ayon dito sa binasa natin, merong kondisyon ang Panginoon bago niya tayo dinggin. Ano po yung unang kondisyon? Ang unang kondisyon ayon dun sa binasa natin, "If my people who are called by my name will humble themselves."
Ibig sabihin, kailangan tayong magpakumbaba sa Panginoon. The mere fact that you're coming to God, the mere fact that you're praying is an act of humility. Ibig sabihin, pag lumapit ka sa Panginoon, ibig sabihin, isinusuko mo yung sarili mo sa Kanya na hindi mo kayang iresolba yung nangyayari sa buhay mo. Hindi mo kayang susunan yung nangyayari ngayon. Bigyan kita ng example, alcohol nga lang, wala kang mabilan eh. Face mask, wala kang mabilan. Diba? Sa palengke, pumunta ka hanggang ngayon, may nabibili ka pang pagkain, pero darating ang time, kung lalala ang sitwasyon, baka mahirapan tayo. Hindi ko sinasabing wala. Ang sinasabi ko, baka mahirapan tayo. Itong mga bagay na to, wala sa control natin. Sinasabi ng Panginoon sa atin dito, itong mga bagay na to, wala sa'yo. Hindi mo kayang gawin to. So, you need to kneel down and ask me to help you. Yun ang sinasabi ng Panginoon doon, matuto tayong magpakumbaba. Ang hirap sa ating mga Kristiyano minsan, lalo na kung medyo nakakaangara sa buhay o malakas pa yung katawan mo, hindi natin nilalapit sa Panginoon yan. Yung mga kabataan natin, madalas yan, hanggat kaya nating tiisin yung mga magulang natin, hindi tayo lalapit. Titiisin natin ang magulang natin. Pero hanggat hindi tayo sumasadsad sa lupa, na hindi na natin kaya, either nagkasakit tayo, gutom na tayo, o malaki na yung problema, tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon. Well, this is what I'm saying. Ang NCOV, hindi natin kayang solusyonan kung hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon. And in everything we do, in everything that we're facing, kailangan po nating magpakumbaba sa Panginoon. Hindi po natatapos yun doon. We need to humble ourselves and we need to pray. What is the better way of expressing our humility than praying to God? Paano mo sasabihin na nag-humble down ako kung hindi naman ako lumalapit sa Panginoon? The mere fact na hindi ka lumalapit sa Panginoon, ibig sabihin nun, nagmamalaki ka. Mga kapatid, gusto nating matigil yung NCOV. Gusto nating matigil yung peste na nangyayari sa buhay natin ngayon. Gusto nating tumigil yung problema sa pamilya natin. Hindi naman tayo nananalangin. Paano titigil ang isang bagay na hindi mo kontrolado, hindi mo ilalapit dun sa nakaka-control ng ganung bagay? Lang yung pwedeng gawin nun. Hindi mo kayang iresolba, so kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong manalangin, lumapit sa Panginoon. Pwede mo sabihin, Pastor, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pwede mong iiyak sa Kanya. Sabi nga nung isang kanta, yung tears na yon, alam ng Panginoon yon. Bago mo palang sabihin sa Panginoon, alam na niya. Pero gusto niyang marinig sa'yo. Because that is the essence of humility. Parang ganito yan eh, ang magulang mo, ang tatay mo, ang nanay mo, hindi niyan malalaman kung ano ang gusto mo kung hindi mo sasabihin. In this case, alam na ng tatay at nanay mo yung gusto mo, pero hindi ka nagsasalita kasi nagmamalaki ka. Ba't ka nagmamalaki? Ito ang sasabi ko sa inyo. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. The same reason na tayong mga anak, yung mga anak hindi pwedeng magmalaki sa mga magulang nila because darating ang araw, at the end of your line, you will still have to go back to your family. You will still have to go back to your parents and ask for their help. Marirealize mo, tama pala ang magulang ko. We need to humble ourselves. We need to pray. Now, I like this one. We need to seek His face. When you say you need to seek God's face, it means kailangan mong mas mapalapit sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi ATM. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon, hindi ATM? Lalapit lang pag may kailangan ka. Minsan ginagawa natin yung sa mga magulang natin eh. Pag may kailangan tayo, tsaka lang tayo lumalapit. Hindi ganun ang Panginoon.
kailangan nating mas kilalanin ang ating Panginoon. Parang mga magulang na, akala nyo ba porkit iniluwal kayo ng mga magulang nyo, kilala nyo ng magulang nyo? Hindi, di ba? The only time mas naiintindihan nyo ang mga magulang nyo is when you spend time with them. In reverse, the way para maintindihan ng mga magulang yung mga anak nila is to spend time with them. Kaya itong ENCOV, may isang magandang resulta eh. Nagkakasama-sama ang pamilya sa tahanan. Nagkakaroon sila ng oras. Mas maraming oras. Yung magkakapatid na nagkakairingan, since walang pasok sa eskwelahan, mas may time sila magkakilala. Magkakapatid na yan, ha? Di ba? God wants us to know Him more. Hindi natin naiintindihan ng Panginoon minsan eh. Kasi ayaw nating kilalanin, ayaw nating saliksikin ng kanyang salita. Bigyan ko kayo ng example. Merong isang post sa Facebook sinabi, hindi daw dapat police at militar ang nagpo-post, nakaposte sa checkpoints. Dapat daw mga doktor tsaka nurses. Kung yung MMDA nga eh, tsaka yung barangay Tanod. Kung bastusin ng mga motorista, ganun na lang. Yung pa kayang nurse tsaka doktor? Kaya may pulis dyan para merong otoridad na nagbabantay. Ang sabi ng Biblia, we need to subject ourselves to authority. Oh, hindi mo alam yan. Bakit? Hindi mo binabasa yung Biblia mo. Pag inutos ng gobyerno, kailangan natin magpailalim. Ngayon, yung mga nagsasabi, yung mga kaibigan natin sa kaliwa na nagsasabi na hindi dapat militar ang nag-impose niyan, natatakot lang yung mga yan kasi may ibang mahuhuli sa kanila. Yung mga NPA na gumagala-gala dyan, yung mga makakaliwa. Pero kaibigan, ang totoo niyan, dapat tayong sumunod. The same thing, marami pa tayong kailangang malaman para makilala natin ang Panginoon. Minsan ang pagkakakilala natin sa Panginoon, parang pulis pang kalawakan. Kontros mo, pinupulis ng Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. God gave you free will. God gave you the freedom to decide. Pag mali ang desisyon mo, may penalty. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. Hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon. Diyadya na yan ever since. Pero kung didisiplinahin ka niya, didisiplinahin ka niya. Minsan ang intindi natin sa Panginoon, napaka-understanding, napaka-lambot. Hindi malambot ang Panginoon. Righteous ang Panginoon. Holy ang Panginoon. Pag gumawa ka ng kalokohan, palo ka. We need to know more. We need to seek His face so we can understand Him more. And with that, we can love Him more. Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, constant eh. Fixed na yan, given na yan. Hindi mo ma-outlove ang Panginoon. Pero tayo, kailangan lumaki. Kailangan mag-grow yung pagmamahal natin sa Panginoon. And the only way to do that is to seek His face. And when we seek His face, mas nakikita natin kung ano yung kamalian sa ginagawa natin. Yun yung huling punto eh. Ang nakalagay doon, we need to turn from our wicked ways. Kailangan nating talikuran ang mga ginagawa nating kamalian o kabuktutan. Kaibigan, hindi porkit Kristiyano ka. Tandaan mo, Kristiyano ang kinakausap dito ah. Saan ka nakakita ng Kristiyano na maraming kabuktutan? Tumingin ka sa katabi mo ngayon. Siguraduhin ko sa iyo, maraming kalokohan yan. Pare-pareho tayong may mga kamalian na ginagawa kahit Kristiyano na tayo. And with that, kailangan nating talikuran. Kailangan ko ba bang isa-isa eh? Hindi naman na siguro, di ba? Ano ibig ko sabihin?
may mga lifestyle tayo na simula nung naligtas tayo, dapat pinalikuran natin. For example, yung lifestyle natin na chismis. Hindi mo dapat i-chismis yung mga tao sa paligid mo. Di ba? Hindi mo sila kailangan siraan. Yung lifestyle ng party all the time. Hindi masamang mag-party. Pero kung hanggay mo isang malaking party, mali rin yun. Yung sanay na sanay ka ng sumagot sa magulang mo. Alam mo, madalas to, pag nakakausap ko yung ibang kabataan natin, naririnig ko, hindi sumasagot ng po, oo po, sa kanilang mga magulang. Sinisita ko yan. Bakit? Yung po at oo, paggalang yan eh. Nung panahon namin, pag hindi ka nagpo, oo po, sampal ang aabutin mo. Bakit? Bastos ka eh. So, anong dapat? Yung ganong lifestyle na feeling mo, kaya mong sagot-sagotin ang ulang mo, dapat itigil mo na yan. Ito pa, yung lifestyle ng kasinungalingan, bakit ka nabubuhay sa pagsisinungaling? Anong dahilan kung bakit ka nagsisinungaling? Ayaw mo mapagalitan? Ayaw mo nang makasakit? Kalokohan yan. Or, nagsisinungaling ka kasi gusto mong sabihin ng ibang tao na okay ka. For example, sinasabi mo, anak mayaman ka, hindi naman pala. Sinasabi mo, OFW yung tatay mo, hindi pala. Diba? Para pagtakpan ng isang mali, kailangan mo magsinungaling. Life, nagiging lifestyle yun. Ano ba nangyayari doon? Magsisinungaling ka. Then, para pagtakpan yung kasinungalingan mo, patong-patong na yun. Kalimutan mo na yung lifestyle ng pagsisinungaling. Yung lifestyle ng pagsusugal. Yung lifestyle ng bisyo. Yung lifestyle ng kung ano-ano na hindi mo dapat ginagawa. You know, ang buhay ng Kristiyano, struggle yan. Minsan, kailangan ng yung transformation medyo matagal. May mabilis, may matagal. Pero kung isinasa buhay mo na yan, as if okay lang, may problema tayo. Kaibigan ng sinang Biblia, kailangan talikuran mo. Kailangan mo nang tumalikod. Alam mo ba? Kasi pag hindi tayo nagpakumbaba sa Panginoon, hindi tayo nanalangin, hindi natin sinaliksik ang Panginoon, at hindi tayo tumalikod sa kasalanan, itong peste na to ay hindi tatanggalin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, then I will hear from heaven and I will forgive our sins and will heal their land. The only time napapatawarin tayo ng Panginoon, the only time natatanggalin niya itong peste na kumakalat sa atin, is kung una, magpapakumbaba tayo, tatawag tayo sa Kanya, sasiliksikin natin siya, at tatalikod ang kasalanan. Yun yung kondisyon na binigay niya sa atin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, nakasalalay sa atin yung solusyon sa problemang hinaharap natin. Huwag nating sabihin sa gobyerno lang yun. Huwag nating sabihin na sagot ni Duterte yan. Huwag. Hindi yan sagot ni Duterte. Sagot nating lahat yan. Tayong lahat. Kaibigan, tandaan po natin, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang solusyon. Nandiyan o hawak mo yung salita ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang ay sundin kung ano yung sinabi niya. So ang tanong ko, alam mo na na may parte ka sa solusyon problema. Will you do your part? Tanungin mo yung katabi mo ngayon, kalabitin mo. Tanungin mo siya. Will you do your part?
Ngayon, tinatanong kita, will you be doing your part? Pagkatapos nitong pagsamba na ito, magsisimula ka na bang manalangin? Magsisimula ka na bang magpakumbaba sa Panginoon? Magsisimula ka na bang saliksikin ang kanyang salita? At magsisimula ka na lang tumalikod sa iyong pagkakasala. Dahil kung hindi natin susundin to, siguro matagal-tagal pa bago mabigyan ng solusyon ang problema ng bayan natin. Pero kaibigan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para mapalapit sa Kanya at maresolba ang problema na hinaharap natin. So anong ibig ko sabihin? You need to be part of the solution. We are the solution. Ano yung solution? We need to humble ourselves for God. We need to pray. We need to seek His face. And we need to turn from our wicked ways. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. Lord, thank you so much, dear Father, for allowing us to hear your word, O Lord God, even in this time of difficulty. Lord, napakahirap po. Pero Panginoon, salamat po, pinaalala mo po sa amin na parte po kami ng solusyon. Lord, tulungan mo po kaming magpakumbaba. Tulungan mo po kaming manalangin. Tulungan mo po kaming saliksikin ka. Tulungan mo po kami na tumalikod sa kasalanan. Dinggin mo ang aming mga dalangin. At Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang inyong simbahan. Dalangin ko po, Panginoon, na dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Lord, unawain niyo po ang inyong mga anak at kaawaan. Lord, sa kalagitnaan po ng ganito kalaking sitwasyon, dalangin ko po, Panginoon, na ibigay niyo po ang pangangailangan ng inyong mga anak. Hindi lang alcohol at face mask ang kailangan nila. Pagkain, gamot, Lord, protektahan niyo po yung mga anak niyo. Ibigay niyo po ang kanilang mga pangangailangan. At tulungan niyo rin po kami na baka sakali makatulong rin po kami sa iba. Dahil sa sun ngayon, kailangan po ng tulungan. Panginoon, itinataas ko po ang mga bagay na ito sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, ang inyong awa at biyaya para sa inyong simbahan at para sa inyong mga anak. We thank you so much. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, bago po tayo mag-iwahiwalay, some announcements po at mga paalala. Ngayon, the best po na solusyon sa ating problema dito sa NCOV is manatili na lang po tayo sa bahay. Nabalitaan ko po dyan sa Gloria 5, yung mga taga-barangay po natin, pinaalalahanan kayo. Seryosohin po natin. Sa Italy po, ang nagpalala po ng kaso doon ay mga kabataan. Bakit? Hindi sila nakinig. Labas pa rin po sila ng labas. So yung mga anak po natin, yung mga bata, yung mga binatilyo, yung mga kabataan natin, palalahanan po natin na huwag na pong lumabas. Sabihan po natin na mas delikado po kung lalabas sila. Yung mga nagtatrabaho naman po, hindi po natin mapipigilan yan, kundi gugutumin tayo. So yung mga nagtatrabaho po, ang panalangin ko lang po sa inyo is, protektahan niyo po yung sarili niyo. Yung socialized distancing, sundin po natin. Pag naharang po kayo ng checkpoint dyan, Kuya Melchor, pag nasa checkpoint kayo, Kuya Alex, sunod lang, okay lang yan. Tapos po, mag-mask, mag-alcohol, pangalagaan po natin yung sarili natin. Kung kaya nyo po mag-exercise, mag-exercise po tayo. Kung may pang-vitamins po kayo, mag-vitamins po kayo. Pero sabi ko nga, ang best protect po pagdating po sa NCOV ay manatili po kayo sa inyong mga tahanan. Keep safe. Huwag nyo pong hayaan ang inyong mga sarili na
na maging biktima nitong karamdamang ito. So, may solusyon po ito. Excuse me. Ngayon, another thing. Every Sunday po, ganito na po ang gagawin natin. O ngayon, hindi bumitaw po yung internet. Siguro kanina, nagloko lang. So, hopefully, by next Sunday, mas okay-okay na. Every Sunday, ganito na po ang gagawin natin. Online po kayo ngayon. Kung may mga pictures po kayo dyan, i-post nyo, i-share nyo sa atin. Post nyo po. Gusto kong makita yan. Gusto naming makita. Maging encouragement po para sa iba. Hindi po tayo titigil sa pagsamba sa Panginoon. Kahit anong yari, gagawa tayo ng paraan para sumamba sa Panginoon. Kung may mga prayer request po, chat nyo lang po ako. Message nyo lang po ako para mapanalangin po namin tayo. Hindi po hihinto ang Upraise Church sa pagsisilbi sa inyo. Although temporarily, yung mga ministry natin, hihinto muna pansamantala. Pero ang Sunday service po natin, dire-diretso po yan. Apat na linggo lang naman po yan. Kakayanin po natin yan. Kakayanin po natin pagtiisan yan. Okay po ba? Siguro yung iba dyan, nagtatanong. Lalong-lalo na si Ate Rose. Paano yung offering namin? Paano naman makukuha? So, ganito gagawin natin. Sa Gloria 5 po, kung gusto nyo pong mag-offering, sabi nga, ang offerings po, hindi po ano yan, hindi po sapilitan. Ang offerings po, kusang loob yan. Pag uwi po ni Iya, abot nyo na lang kay Iya para karating dito. Para sa mga kabataan po, si Ate Ja, kung makita nyo si Ate Ja, abot nyo na lang sa kanya yung offering, si Ate Ja na lang po ang mag-aabot sa simbahan. Okay? Lilimitahan po natin yung movements. Pero sabi nga, ang offering po, ang pinagpapala po, hindi lang ang simbahan, ang pinagpapala po, yun nagbibigay. Okay? So if ever po, may mga prayer request po kayo, i-send nyo na lang po. Okay po ba? Okay po. So let's pray po. Manalangin po tayo in closing. Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for our service for today. We praise you and we thank you for this. And I pray, O Lord God, na pagpalain niyo po ang bawat isang tahanan na nanonood ngayon, Panginoon. Kayo po magpala sa kanila, keep them safe, keep them out of harm's way, O Lord God. And may your blessing be upon them, O Lord God. May the Lord bless thee and keep thee. May the Lord's face shine upon thee and be gracious unto thee. May the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Purihin po ang Panginoon. Mag-ingat po kayo. Patuloy po tayo manalangin. Thank you very much. Good day.